Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw. Ang karanasang ito ay matagal nang nangyari, pero hinding-hindi ko pa rin makakalimutan. Sa mga panahong ito ay meron po kaming tiyangge sa aming baryo at kami yung pinakaunang nagpatayo nito. Kaya araw-araw, kami yung binibilhan ng aming mga kabaryo. Sa mga panahon din na ito ay kakagraduate ko lang sa high school at hinihintay ko pang enrollment sa isang universidad. Kaya araw-araw ay tumutulong muna ako dun sa tiyangge ng aking lola. Malaki po ito at malawak at halos lahat ng kailangan ng mga tao sa amin ay mabibili doon. Si lola kasi ay talagang negosyante noon pa man. Pero nang dahil nga sa tumatanda na ito ay napagpasya na lamang niya na magpatayo ng tiyangge. Nang sa ganun ay malapit lang sa bahay. Maliban dito ay meron siyang gagawin araw-araw. Nangihina daw kasi ito kapag walang ginagawa. Isang hapon, habang ako ay umaasikaso ng mga namimili, ay nagsabi si Lola na siya ay uuwi na kasi masama daw ang kanyang pakiramdam. Pero bago pa man siya lumabas ng tiyangge, ay may isang matandang tumawag sa kanya. Ito ay nakatira lamang sa kabilang baryo at palagi din naman siyang bumibili doon sa amin. Pero hindi nga lang ito masyadong kaklose ng aking lola. At kung hindi kami nagpatayo ng tiyangge doon, ay hindi talaga namin siya makikilala. Tawagin na lang natin sa pangalang Rosing itong aking lola. At yung matandang tumawag sa kanya ay tawagin nating Amelia. Hoy Rosing, halika muna dito. Meron akong sasabihin. Pasigaw na sabi ni Amelia at sa paglabas ni Lola ay agad niya itong sinalubong. Oh, ano yun Amelia? Tanong naman ni Lola sa kanya. Bakit para kang nangihina? Tanong pa ni Amelia. Hindi ko alam. Kaya nga ako uuwi. Sagot naman ang aking lola. Agad naman akong nabahala kaya pinuntahan ko ito at kinamusta kung ano ang kanyang nararamdaman. Ayon naman sa kanya ay namamanhi daw ang kanyang mga paa at braso. Maliban dito, may mga sandali na umiikot daw ang kanyang paningin. Kaya sabi ko, mas mabuting umuwi na lamang ito para makapagpahinga. Agad ko namang tinawag ang isa naming kabaryo na sa mga sandaling ito ay naglalakad na papasok sa aming baryo. At hiningan ko siya ng pabor na ihatid si Lola sa bahay. Mabuti naman at bumalik ito. At nang makaalis na sila, si Amelia ay tumambay pa sa tapat ng aming tiyangge. Maya-maya lang ay naramdaman ko na parang nananakit ang aking puson. At parang hinahalukay ang aking mga lamang loob. Kumuha naman ako ng isang pamahid kasi nagbebenta din kami ng mga ito. At agad kong pinahiran ng aking puson. Pero hindi talaga makuha ang pananakit. Hindi naman ako natatae kaya talagang nagtataka ako. At mula naman sa loob ng tiyangge ay natatanaw ko si Amelia na tila ba merong binubulong sa hangin. Habang nakatitig sa akin ng direkta. Simulat sa pool ay nawiwirduhan ako kay Amelia. Pero nang dahil palagi din naman itong bumibili sa amin ay inisip ko na baka ganito lang talaga ang kanyang pag-uugali. Siya nga po pala, hindi po kami pumupunta sa kabilang baryo at wala talaga kaming ideya
kung saan nakatira itong si Amelia. Kasi nung hindi pa naipapatayaw ang tiyangge, ay sa bayan talaga kami namimili. Kasi meron naman kaming dalawang motor na pagmamay-ari ng aking tatay at lolo. Balik na po tayo sa kwento. Makalipas naman ang ilang sandali, ay napagpasyan kong umupo at tinawakan ko ang aking puson. Hindi ko naman alam kung bakit iniisip ko na si Amelia ang dahilan kung bakit ako nasasaktan. Talagang misteryoso mga sandaling ito. Maya-maya pa ay sumigaw naman si Amelia na siya ay uuwi na. Sige po, mag-ingat po kayo. Pasigaw na sabi ko naman sa kanya. At makalipas ang ilang minuto magmula nung umalis ito, ay unti-unting nawala ang pananakit sa aking puson at nakahinga na ako ng maluwag. Dito na ako nagsimulang maginala. Kahit na nung time na to, ay hindi ako masyadong naniniwala pagdating sa mga kababalagan. Bandang alas 6 ng gabi, ay nagsara na ako. At nang makarating ako sa bahay, ay nakita ko na si Lola ay hindi pa nagigising. Ang sabi naman ng aking nanay, pagdating ni Lola sa bahay, ay agad daw itong nakatulog. Kasi nga, masamang pakiramdam. Kaya naman ginising ko ito para kumain na ng hapunan. Nang magising ito ay agad kaming tumungo sa pagkainan at ipinaghanda ko ito na makakain. La, kumusta yung pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya. Medyo ayos na. Iya, napapansin ko na kapag napapatambay si Amelia sa ating tiyangge, ay sumasama talaga ang aking pakiramdam. Biglang sabi ng aking lola. Oo nga no, pansin ko rin la. Sagot ko naman, at totoo po ito. Sa tuwing mapapatamay doon si Amelia sa aming tiyangge, ay talagang sumasama ang pakiramdam ng aking lola. At sinabi ko naman sa kanya na sumakit din ang aking puson kanina. Kaya napailing naman ito. Mag-ingat kayo sa kanya. Hindi natin yan kakilala. Hindi naman sa pinaghihinalaan ko siya. Pero mas mabuti nang makasigurado. Naniniwala ako sa mga kababalagan. Kasi marami kaming naging karanasan doon sa aming probinsya habang ako ay lumalaki. Subukan niyong humingi ng pangontra sa isang albularyo. Sabi naman ng aking nanay. Si nanay po ay lumaki sa isang probinsya na malayo mula sa amin. At nagkakilala sila ng aking tatay noong pareho silang nagtatrabaho sa kabisera. Bali si tatay po ay ang bunsong anak ng aking lola. At ako naman ang nag-iisang apo niya kay tatay. Hindi na ako nasundan. Pagkatapos naman naming kumain ng hapunan, ay pumasok na kami sa kwarto. Magkatabi kami ni Lola sa pagtulog, magmula noong maliit pa lamang ako. At makalipas pa ang mahigit isang oras, ay nakatulog naman si Lola. At gaya ng nakaugalian, ay hinayaan lang naming nakabukas ang bintana. Meron naman kaming nakakabit na kulambo at hindi kami gumagamit ng bintilador kasi malamig naman doon sa amin. Makalipas pa ang mahigit kalahating oras, ay dinalaw naman ako ng anto at di kalaunan ay nakatulog din naman. At makalipas ulit ang ilang oras, ay nagising ako nang dahil sa nadidinig kong nagsasalita si Lola. Pero meron naman siyang kinakausap sa kanyang panaginip. At nung una ay pinagtawanan ko ito kasi inisip ko na nananaginip lamang ito. Subalit, hindi nagtagal, ay meron akong nakitang anino sa dingding na kung saan nakaharap si Lola. At bigla din naman itong nawala. Meron po kasi kaming ilaw doon sa labas ng bakod at kung meron mang nakatayo sa bintana, talagang makikita sa loob ng kwarto ang kanyang anino. Agad naman akong napalingon doon
Subalit, wala namang tao. Hanggang sa napagpasyan ko namang bumangon at dahan-dahan akong naglakad patungo sa bintana. Gusto kong malaman kung meron ngang tao doon. Pero wala naman kaming ibang kasama sa bahay. Apat lang naman kami. Nang makarating ako doon, ay tinignan ko ang buong paligid. Pero wala naman ako nakitang kakaiba. Pero sigurado ako na yung aninong nakita ko ay galing sa isang tao kung pagbabasaya ng kanyang figura. Nang dahil dito ay dahan-dahan kong sinarang bintana at sinigurado kong nakalaki to. At saka bumalik din ako sa kama. Masabi ko naman, makikiramdam muna ako at hindi muna ako babalik sa aking pagtulog. Makalipas pang ilang minuto, ay narinig ko na merong sinabi si Lola. Bakit kami magsasara, Amelia? Sabi niya na nasa galit na tono. Pero nung tignan ko ito, ay nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Talagang nananaginip ito at parang kausap lang niya si Amelia. Kinikilabutan na rin ako, kaya napagpasyan ko naman. Nagisingin na lamang si Lola. Nang magising ito ay agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari. At sabi ko naman, nananaginip ito ng masama at agad naman niyang naalala ang kanyang panaginip. Tama nga ako. Napapanaginipan niya si Amelia at mahigit isang linggo na daw ito. Yun nga lang, hindi niya sinasabi sa amin. La, mukhang meron na pong nangyayaring kababalagan sa atin. Duda talaga ako sa Amelia na yan. Subukan kaya nating pumunta sa albularyo. Wala namang masama kung susubukan. Sabi ko naman at sumang-ayon naman si Lola. Kinabukasan nga ay maaga kaming tumungo sa bahay ng isang albularyo. Nalaman ko naman kay Lola na doon nila ako dinadala kapag meron man akong lagnat nung bata pa lamang ako. At nang marating na namin ang kanyang bahay, ay agad naming sinabi kung ano yung mga naging karanasan namin. At sabi ng albularyo, kapag ganito daw ang nararamdaman ni Lola kapag nandoon ang presensya ng taong ito, ay meron nang nangyayaring kababalagan. Meron siyang binigay ni isang pangontra at sabi niya, kung hindi daw makalapit ang taong pinaghihinalaan namin, malamang ay siya na yon. Siya na ang dahilan kung bakit sumasama ang aming pakiramdam. Sinabi pa ni Lola sa albularyo na palagi niyang napapanaginipan si Amelia. Sinasabihin daw siya nito na ipasara ang aming tiyangge. Pero hindi naman daw ito big deal kay Lola kasi nga panaginip lamang ito. Subalit sabi ng albularyo, hindi ito normal na panaginip. Meron ng dahilan kung bakit palagi niya napapanaginipan si Amelia. Hindi na daw ito maganda. Ang sabi naman ni Lola, bakit naman niya ipapasara ang tiyangge? Ano ang dahilan? At ang kasagutan ay malalaman niyo rin maya-maya lang. Makalipas ang ilang oras na usapan sa bahay ng albularyo, ay bumalik na kami sa aming baryo. At nang marating namin ang aming tiyangge, ay agad namin itong binuksan. Sa mga sandaling ito ay dala-dala namin ang mga pangontra na ginawa ng albularyo. At sabi niya hihintayin namin dumating si Amelia kasi araw-araw talaga ay pumupunta siya doon para bumili ng kung ano-ano at napapatambay siya ng ilang oras. At makalipas ngang ilang oras, dumating ito. Rosing, ipagtimpla mo nga ako ng isang tasang kape. Sabi ni Amelia. Ay oo naman, halika, pumasok ka dito sa loob. Sagot naman ang aking lola, sabay tingin sa akin. Pero alam ko na kung bakit ito sinabi ni Lola. At nang marating ni Amelia ang pinto ng tiyangge,
ay agad siyang napahinto at tumingin kay Lola ng masama. "Oh, ba't parang nakakita ka ng multo? Pasok ka dito." Dagdag pa ng aking Lola habang nakatingin kay Amelia. "Wag na. Gusto kong lumangap ng sariwang hangin." Sagot naman niya. At matapos ko nga siyang ipagtimpla ng kape, ay kinuha ito ni Lola at dinala kay Amelia. Pero habang papalapit si Lola sa kanya, ay napansin kong nababalisa ito. "Ilagay mo na lang doon. Doon din naman ako magkakape sa harap ng tiyangge." Biglang sabi naman ni Amelia at agad namang napahinto si Lola at tumingin sa akin. Sa mga sandaling ito, ay napagtanto ko na talagang meron ngang kakaiba kay Amelia. Parang iniiwasan na niya si Lola. At sa tingin ko, ay nang dahil nga ito sa mga pangontra. Agad namang kinuha ni Amelia ang isang tasang kape sa parang bintana ng aming tiyangge. At napansin namin na parang galit siya at patingin-tingin sa amin ng masama. Dagdag pa ni Lola, "Wala naman kaming ginawa na ikakagalit ni Amelia. Kaya napapailing na lamang kami." Pagkatapos naman niyang magkape, ay umalis ito nang walang paalam. At bago ito makalayo, ay lumingon pa ito sa amin at tumitig talaga ng masama. Tila ba nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Kinagabihan naman, ay dito na kami binulabo. Walang tigil sa pag-alulong ang mga aso ng aming kapitbahay. Nakakarinig din kami ng mga pagaspas na paikot-ikot lamang sa aming bakuran. At ang sabi ni Lola, ay magpuyat muna kami sa gabing ito. Pagpatak naman ng madaling araw, ay nakarinig kami ng malakas na kalabog sa bubungan na tila ba nilundagan ito ng isang malaking tao. Si tatay naman ay pinaghahampas ang bubong mula sa loob ng aming bahay. At sabi niya, talagang mabigat ang bahagi na kung saan namin narinig ang paglundag. Kung pagbabasehan ang tunog sa bawat paghampas niya, ay mapapasabi ka na meron talagang nakatayo o nakaupo doon. "Amelia, huwag ka nang magmaang-maangan. Alam kong ikaw yan. Huwag mo akong susubukan. Mahirap ako pag kinalaban. Baka hindi na kita titigilan." Pagpaparinig naman ng aking Lola, at maya-maya lang, ay nakarinig kami ng mga yapak at naglakad ito papunta sa gilid ng aming bahay at saka hindi na nasundan pa. Dito na rin unti-unting tumigil sa pag-alulong ang mga aso. Kinabukasan naman ay hinintay naming bumili si Amelia sa aming tiyangge. Pero hindi na nangyari iyon. At kung bumili pa siya doon, maaari na hindi siya yung pinaghihinalaan namin o ang paghihinalaan namin sa madaling araw na ito. Pero magmula talaga sa araw na iyon, ay hindi na siya bumili sa amin. Nalaman naman namin sa isa naming kabaryo na itong si Amelia ay meron palang malaking tiyangge doon sa kabilang baryo. At ang sabi ni Lola, baka daw naiinggit ito kasi nga nagpatayo kami ng tiyangge doon sa amin at baka naaapektuhan ang kanyang negosyo. Ito ang pinakaunang dahilan na nakita ng aking Lola. Kaya pala palagi niyang napapanaginipan si Amelia at nagsasabi na ipapasara daw ang aming tiyangge. Ang sabi naman ng aking nanay, hindi naman namin alam na meron pala siyang tiyangge kasi hindi naman kami pumupunta doon sa kabilang baryo. Maliban dito, kami yung talagang unang madadaanan kapag pauwi man ng mga tao galing sa bayan. Kaya talagang maraming bumibili sa amin. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit palaging tumatambay doon sa amin si Amelia. At matapos ang mga pangyayaring ito, kailanman ay hindi na bumalik pa doon sa amin si Amelia. Hindi na rin nasundan pa ang mga karanasang ito. Hanggang sa muli.
Taong 1994 ay ipinagbubuntis ko ang aming panganay. Sa mga panahong ito ay talagang hirap na hirap kami ng aking asawa at hindi namin alam kung saan kami pupunta sapagkat hindi boto sa amin ng aming mga magulang. Ayaw din nila kaming tumira sa kanilang mga bahay. Ito yung pinakamabigat na nangyari sa aking buhay at ganun din sa aking asawa. Mabuti na lang at sa mga panahong ito ay meron akong kaibigan na tawagin natin sa pangalang Ramona. Dati ko siyang kasamaan sa trabaho. Parang kapatid na rin ang turingan namin noon. Sa mga panahon din na ito ay wala na siyang kasama sa bahay sapagkat ang kanyang mga magulang ay maaga ding pumanaw. At ang kanyang ate naman ay meron ng sariling pamilya at sumama ito sa kanyang asawa. Isang umaga, habang ako ay naglalabas sa likod ng bahay paupahan, ay pinuntahan ako ng may-ari. Nagsabi ito na kung hindi pa daw kami makakabayad ng upa, ay mapipilitan itong paalisin kami sa araw na yon. Mahigit isang buwan na rin kasi kaming hindi nakakapagbayad. Talagang kapos na kapos kami noon. Eh yung asawa ko ay isang karpintero at hindi naman ganun kalaki ang kanyang kinikita noon. Maliban na lang kung meron siyang sariling proyekto o sideline. Nagmakaawa naman ako sa may-ari. Subalit, talagang matigas ito. Wala naman akong magagawa kasi nangungupahan lamang kami doon at siya yung batas ng bahay. Kinahapunan, sa pagdating ng aking asawa, ay sumunod naman ang may-ari. Meron siyang kasamang lalaki na ayon sa kanya ay ang papalit sa amin. Meron itong dalang mga bagahe. O kayong dalawa, umalis na kayo dito. Ilang buwan akong nagtiis sa inyo. Sige na. Pasigaw na sabi ng may-ari. Eh nay, pasensya na po kayo. Pero sana naman po bigyan niyo muna kami ng isang linggo. Hahanapan ko ng paraan. Maawa na po kayo. Nagmamakaawang sabi ng aking asawa. Ah basta, ligpitin niyo ang inyong mga gamit at humanap kayo ng ibang matitiran. Ngayon din. Sagot naman ang may-ari. Napailing na lamang ako at habang nagliligpit kami ng mga gamit ay hindi ko mapigilan ang mapaluha. Talagang nasasaktan ako sa mga sandaling iyon. Bandang 6 ng gabi ay umalis na kami sa bahay na iyon. Talagang hindi namin alam kung saan kami pupunta. Hanggang sa naalala ko ang aking katrabaho at ito nga ay si Ramona. Mula sa bayan ay bumiyahe kami ng mahigit isang oras. At nang marating namin ang bahay ni Ramona, ay ganun na lamang ang kanyang pagtataka. Oh, anong nangyari sa inyong dalawa? Tanong niya, at agad naman akong yumakap sa kanya at nagsimulang umiyak. Talagang napahagulgul ako noon kasi nahihirapan ako sa aming sitwasyon. Dito na namin siya kinausap. Mabuti naman at pumayag ito. At sabi niya, manatili kami doon hanggang sa makahanap kami ng bahay paupahan. Malaki naman ang pasasalamat namin sa kanya. Mas gusto pa daw niyang meron siyang kasama sa kanyang bahay. Kasi gaya nga nasabi ko, nag-iisa lamang ito doon. Kasi maagang pumanaw ang kanyang mga magulang at ang kanyang ate naman ay meron ng asawa. At nakatira sila sa isang probinsya. Gusto ko rin naman sanang bumalik sa trabaho, subalit ayaw ng asawa ko sapagkat isang beses na akong nakunan. Ayaw daw niyang maulit iyon. Isang umaga, pagkatapos naming kumain ng almusal, ay agad na nagpaalam si Ramona. Papasok na ito sa trabaho at maya-maya lang, umalis na rin ang aking asawa. Bali ako na lang ang naiwan sa bahay. Agad ko namang hinugasan ang aming mga pinagkaignan. Subalit nakita kong wala ng tubig. Kaya tumungo muna ako sa poso na nasa likod ng bahay.
nasa ilalim ito ng isang puno. Habang ako ay nagbobomba ng poso, ay nakarinig ako ng mahinang huni na nanggagaling sa itaas ng puno. Hindi ko naman alam kung anong klaseng ibon ito, sapagkat noon ko lang narinig. At nang matapos na ako, ay agad ko namang binuwat ang balde pabalik sa kusina. Sa pagdating ko doon, ay nagulat ako nang makitang isang matanda na nakatayo sa sala. Mula kasi doon sa kusina ay matatanaw ito. "Magandang umaga ho. Sino po sila?" tanong ko. Kamag-anak ako nang nakatira dito. Bala ko sana siyang bisitahin. Nasaan siya? At saka kaano-ano kanya? Tanong ng matanda. "Kaibigan niya po ako. Pansamantala muna kaming titira dito. Pumasok na po si Ramona sa trabaho. Gusto niyo po ba na maiinom?" Tanong ko sa kanya kasi medyo nahihiya na rin ako sa mga sandaling ito. "Tubig lang iya. Maraming salamat." Sagot naman niya at agad naman akong tumango. Nang may abot ko sa kanyang baso, ay nagtanong ito kung ilang buwan na ba yung dinadala ko at sabi ko naman 4. Nagtanong pa ito kung saan talaga kami nakatira at sinabi ko naman sa kanya. Hindi naman ako nag-isip ng masamang bagay kasi nagpakilala nga ito na kamag-anak ni Ramona. "Sige po, babalik na ako sa kusina. Paghuhugas muna ako ng pinggan." Sabi ko naman sa kanya at agad naman siyang tumango at ngumiti. Sa kalagitnaan naman ng aking paghuhugas, ay nagulat ako nang merong humawak sa aking tiyan. At sa aking paglingon, ay nakita ko ang matanda. Agad naman akong umatras kasi parang kakaiba ang kanyang kinikilos. Parang natatakam ito na hindi ko maintindihan habang nakatitig sa aking tiyan. "Ano po yon?" tanong ko. "Wala. Tinitignan ko lang kung gaano kalaki. Para kasing hindi halata na buntis ka." Sagot naman niya. "Nasa lahi namin to siguro. Si ate ay ganun din. Parang hindi rin halata nung ipinagbubuntis niya ang kanyang panganay." Sagot ko naman at ngumiti na lamang ito. "Siya, alis na muna ako." Sagot naman niya at agad naman akong nakahinga ng maluwag. At sabi ko naman sa isip ko, "Mabuti nga't aalis ka na." Hindi ko naman maitatanggi na nakaramdam ako ng takot. Kinikilabutan ako sa kanyang kinikilos at nararamdaman ko na merong kakaiba sa kanya. Sa pagsapit naman ng tanghali, ay nagulat ako nang dumating si Ramona. Patakbo itong tumungo sa kusina, kaya sinundan ko ito. "O anong problema?" tanong ko sa kanya. "Naku, parang lalabas na." Sagot naman niya, sabay bukas ng banyo. Agad naman akong tumawa at bumalik sa pagkainan. Magbabawas lang pala ito. "Kumain ka na ba ng tanghalian? Ipaghahanda kita." Pasigaw na sabi ko naman sa kanya. "Sige, maraming salamat. Sandali lang." Sagot naman niya at agad ko naman siyang ipinaghanda ng tanghalian. Pagkatapos nga niyang gumamit ng banyo, ay agad itong tumungo sa pagkainan at kumain. Sinabi ko naman sa kanya na pumunta doon ang kanyang kamag-anak. Nagtataka naman ito kung sino kasi wala naman siyang ibang kamag-anak na nakatira sa bayan na yon. At saka kung mayroong mang bibisita sa kanya, sigurado daw na mananatili ito hanggang sa dumating siya.
Pero ang sabi ko, umalis ang matanda at hindi ko alam kung babalik pa ba ito. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagtataka. Sino kaya iyon? Tanong pa niya at napailing na lamang ako. Maya-maya lang ay bumalik din naman ito sa trabaho. At pagkatapos kong hugasan ng aming pinagkainan, ay pumasok ako sa aming kwarto at saka nagpahinga. Hindi ko naman namalayan na nakatulog na pala ako. Sinigurado ko ring nakalak ang mga pinto, pero yung mga bintana ay hinayaan kong nakabukas nang sa ganun ay makapasok ang malamig na hangin. Bandang alas dos ng hapon ay nagising ako nang dahil nakaamoy ako ng malansa. Talagang nakakasulasok at nakakahilo. Kaya nagtataka ako kung saan ito nanggagaling. Sinubukan ko namang hanapin ang sanhi ng malansang amoy na ito, pero hindi ko talaga matukoy. At nang mapasulyap ako sa ibabaw ng dingding, ay nagulat ako nang makakita ng malaking baboy na parang tatalon pa sa akin. Ang kanyang mga balahibo ay nagtatayuan at kulay itim pa ito. Talagang nataranta ako kaya dali-dali akong tumakbo palabas ng bahay. Tamang-tama din na merong napadaang kabaryo at agad niya akong tinanong kung ano ang nangyari. Agad ko namang sinabi sa kanya. Tinawag naman niya mga tumatambay sa isang tiyangge na malapit lang naman doon sa amin. Agad nilang pinasok ang loob ng bahay at hinanap ang sinasabi kong baboy. Pero wala daw silang makita. Subalit, nakaamoy din daw sila ng malansa. Mukhang inaaswang ka. Sigurado akong hindi pa siya nakakalabas ng bahay kasi nandoon pa ang amoy. Paligiran natin ang bahay. Pasigaw na sabi naman ng isa naming kabaryo. Agad naman silang bumalik sa loob ng bakuran at kanilang pinaligiran ng bahay. Subalit lumipas lang mahigit isang oras ay wala man lang kaming nakitang lumabas. Kaya dito na sila nagsabi na baka nakaalis na yung aswang. Hindi na ako bumalik pa sa loob ng bahay. Doon na lamang ako nagpalipas ng oras sa isang tiyangge. Bandang alas 5 ay dumating naman ang aking asawa at nagtataka ito kung bakit ako nakapaa at kung bakit ako nandoon. Sinabi ko naman sa kanyang dahilan at hindi naman ito makapaniwala. Nagpasama naman ito sa isa naming kabaryo para suriin pa ang loob ng bahay. Pero wala naman daw silang nakita. Agad naman nilang sinindihan ng mga gasera upang maging maliwanag ang buong bahay. Mabilis namang kumalat ang balita sa aming baryo at ang ilan sa aming mga kapitbahay ay nagbigay sa akin ng mga pangontra tulad ng buntot pagi at ilang mga insenso. Bandang alas 6 ng gabi ay dumating naman si Ramona. Nagtataka ito kung bakit kami nagpapausok ng insenso, kaya kinuwento ko naman sa kanya ang dahilan. At bandang alas 8 ay sinabihan ako ng aking asawa na matulog at siya na daw ang bahala. Magpupuyat daw ito at makikiramdam, kaya sinubukan ko namang matulog. Hindi ko rin namalayan na nakatulog ako. Makalipas lang ilang oras ay ginising niya ako. At sa pagmulat ko ng aking mga mata, ay kasama na rin namin si Ramona. Nalaman ko naman sa kanya na meron siyang nadidinig na kumakalus ko sa ilalim ng kanyang kama, kaya agad itong tumungo sa aming kwarto. Tinignan naman daw ito ng aking asawa, pero wala naman siyang nakita. Maya-maya lang ay nakarinig kami ng isang huni. Ito yung narinig ko nung nagbobomba ako ng poso. Sigurado ako na ito yon. Kaya agad ko naman itong sinabi sa kanila. At sabi naman ng aking asawa, mukhang isa na itong sinyales. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nagsindi na ng insenso si Ramona.
at nang kumalat ng uso ay nakarinig kami ng mga kalabog sa kusina na tila ba merong kumaripas ng takbo doon at kanyang nabangga ang ilang bahagi ng dingding. Kaya dito na lumabas ang aking asawa. Sino mang nandyan? Pasigaw na sabi niya at dahan-dahan siyang naglakad patungo doon. Sinabihan ko naman ito na wag nang magpatuloy, pero hindi ito nakinig. Humingi naman ako ng patawad kay Ramona kasi nang dahil sa akin ay nangyayari ang mga ganitong bagay kasi buntis ako. Sinabihan naman niya ako na wag mag-alala kasi sino ba naman ang gustong aswangin. Hindi na lamang sila natulog ng aking asawa, pero ako kinakailangan kong magpahinga sapagkat buntis ako. Kinabukasan naman ay nagising ako sa amoy ng insenso, kaya agad naman akong lumabas ng kwarto. Nakita ko naman si Ramona na abala sa pagluluto ng agahan. Ang asawa ko naman ay merong pinapatulis na mga kawayan sa harap ng aming bahay. At sabi niya mas mabuting handa kasi parang desperado ang aswang na nambubulabog sa amin. Pinayuan naman kami ng isa naming kabaryo na makiramdam tuwing gabi at huwag kaming magpakampante. Hindi naman mawala sa aking isipan ang matanda na nagpakilalang kamag-anak ni Ramona. Ilang beses itong nagsabi na hindi niya ito kilala. Ilang beses ko rin naman itong inilarawan, pero hindi talaga ito pamilyar sa kanya. Inisip ko naman na baka sinadya akong pasukin ng matanda kasi buntis ako. Parang minarkahan niya ako kumbaga. Inilarawan ko din siya sa ilan naming kabaryo, pero hindi rin daw pamilyar sa kanilang matandang ito. Kaya labis naman ang aming pagtataka kung saan siya galing o kung saan siya nakatira. Isa lang din naman ang aking iniisip. Siya ang aswang na nambubulabog sa akin. Kinagabihan ay naging alerto kaming lahat, kabilang na yung ilang mga kapitbahay namin kasi gusto nila kaming tulungan. Pero mabuti naman at wala namang nagparamdam. Nagpapasalamat din ako kasi nagtuloy-tuloy na ito. Makalipas naman ang ilang buwan ay nakapag-ipon ang aking asawa, kaya humanap na kami ng bahay paupahan. Mabuti at mabait itong may-ari ng bahay. Magaling pang makisama at naging malapit kami sa isa't isa. Doon kami tumira ng mahigit 10 taon hanggang sa nakapagpundar kami ng sarili naming bahay. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Hanggang sa muli. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari taong 1993. Sa mga panahong ito ay meron kaming bahay bakasyonan sa isang lugar sa probinsya ng Iloilo. Pinatayo pa ito ng aking lolo. Pumupunta kami doon sa tuwing papatakang tag-init kasi malamig doon at napapaligiran ng mga nagtataasang puno ang bahay. Maliban dito ay malapit pa sa dalampasigan. Kaya sa tuwing darating ang panahon na ito, kami ng aking kuya ay nagkakandara pa kapag marinig na magbabakasyon kami doon. Hindi lang talaga namin akalain na sa ilang beses naming pagpunta doon ay magkakaroon pa kami ng karanasan sa kababalagan. Dumating ay itong araw na pumunta kami doon at ang unang pinuntahan namin ni kuya ay ang dalampasigan. Kaagad kaming naligo sa dagat kasi sabik na sabik din kami magtampisaw. Lalo pa't sa mga panahon ito ay talagang mainit ang panahon. Maya-maya pa ay sumunod naman si nanay at tatay. Makalipas lang mahigit isang oras ay umahon kaming lahat at naglakad pabalik sa bahay. Nagsabi naman si nanay
na magluluto ito ng aming pananghalian at inutusan niya kami ni Kuya na humanap ng mga tuyong kahoy. Agad naman naming sinunod ang kanyang inuutos. Tumungo naman kami sa masukal na bahagi ng lugar kasi alam namin na marami talaga mga tuyong kahoy doon. Ito rin ang unang pagkakataon na napadpad kami sa bahagi na yon. At sa kalagitnaan ng aming pag-aanap ay meron akong nakitang puno na talagang hitik na hitik sa mga bunga. Puno ito ng kaimito. Hindi ko ito sinabi kay Kuya at habang abala ito sa pangunguha ay umakyat ako sa punong iyon kasi gusto ko siyang sorpresahin. Hindi ko naman alam kung anumang nag-udyok sa akin na gawin to. At nang makaakyat na ako ay agad akong nanguha ng mga bunga. Subalit walang ano-ano ay biglang umihip ang napakalamig na hangin. Labis naman ang aking pagtataka kasi gaya nga ng sabi ko kanina, panahon ito ng tag-init at ang haling tapat na sa mga sandaling ito. Pero yung ihip na yun ay talagang malamig. Animoy nasa loob ako ng isang kwarto na merong nakabukas na aircon. Tapos nakabukas din yung mga bintilador. Ganon yung pakiramdam. Walang ano-ano ay naramdaman ko na parang merong tumulak sa akin. Kaya naman nadulas ako sa isang sanga at nahulog. Mataas pa naman yung puno. Kaagad naman akong napasigaw. Pero nung nakita ako ni Kuya, ay nakahandusay na ako sa lupa. Dali-dali naman itong lumapit. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Kuya at agad naman siyang tumingin sa puno ng kaimito. Nahulog ako mula sa puno. Ang sakit ng likod ko. Parang merong tumulak sa akin. Sagot ko naman, sabay tingin sa puno. Pero laking gulat ko nang makakita ng isang itim na usok na biglang naglaho. Nataranta ako sa mga sandaling ito at sinubukan kong tumayo pero nahirapan ako kasi masakit din ang aking mga paa. Binuhat na lamang ako ni Kuya at nagsimula itong maglakad pabalik sa bahay. Nang makarating kami doon ay ganun na lamang ang pagtataka ni nanay at tatay kung ano yung nangyari. Sinabi ko naman ang lahat at pinagalitan naman nila ako. Ilang beses ko rin sinabi na naramdaman ko na talagang merong tumulak sa akin. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay at mukhang matulis ang kanyang mga kuko. Maliban dito ay nakarinig ako ng mahinang halakak bago ako mahulog. Makalipas naman ang ilang oras ay nagsimulang mamaga ang aking mga paa. Dito na rin nabahala si nanay kaya naghanap ito ng mga dahon na pwedeng ilagay dito. Sumama naman si tatay sa kanya at si kuya naman ay bumalik pa sa bahagi na yon para kunin ang mga naipon niyang panggatong. Bali ako yung naiwan sa bahay. Makalipas lang sigurong mahigit 10 minuto ay meron akong narinig na halakak sa labas ng kwarto. Nakabukas din ang pinto kaya tumingin ako doon. Pero ang unang inisip ko, si Kuya lamang ito at tinatakot niya ako. Kuya, huwag mo na akong takutin. Pasigaw na sabi ko. Pero patuloy pa rin ang mga halakak na iyon. At nang dahil dito ay nakaramdam ako ng kilabot at inisip ko yung nangyari sa akin dun sa puno ng kaimito. Sinubukan ko pang tumayo para sana isara ang pinto ng kwarto. Subalit hindi pa man ako nakakarating doon, ay merong sumilip. Itim na tao na ang mga mata ay namumula. At nang dahil dito ay agad kong sinara ang pinto at bumalik ako sa kama. Sino mang nandyan? Pasigaw na sabi ko. Pero humalakak pa ito ng mas malakas. At dito na ako nagsimulang magdasal
habang nakapikit ang aking mga mata. Pero nararamdaman ko na meron ng presensya sa loob ng aking kwarto. Hindi ko naman alam ang aking gagawin, kaya bigla ko namang minulat ang aking mga mata at dito ko na siya nakita. Ang lapit niya sa akin. Nang dahil naman sa matinding kaba, ay hindi ako makagalaw. Kahit isang akbang lang ay hindi ko pa magawa, nang dahil nga sa sobrang takot. Mabuti na lang talaga at sa mga sandaling ito ay dumating si kuya. At sa isang kisap lang ay nawala ang nilalang na ito. Noy, nandito na ako. Pasigaw na sabi ni kuya at agad akong tumakbo palabas ng kwarto. Maya-maya lang ay dumating din naman si nanay at tatay. At dito ko na kinuwento ang mga nangyari. Sabi naman ni tatay, hahanap na lamang kami ng albularyo. Kasi mga kababalagan na ang mga nangyayari sa akin. Sumang-ayon naman si nanay sa kanya at maya-maya pa, umalis na kaming lahat at nagtanong-tanong sa mga tao kung saan ba kami makakahanap ng isang magaling na albularyo. Mayroon namang nakapagturo na merong isang magaling na albularyo sa kabilang bayan at para hindi na kami maligaw ay nagpasama kami sa kanya. Tawagin natin siya sa pangalang Mang Andres. Doon talaga siya lumaki sa baryo na kung saan naroroon ang aming bahay bakasyonan. Ayon naman sa kanya, yung bahagi na kung saan kami nanguha ng mga panggatong ni kuya ay talagang pinamamahayan ng mga masasamang elemento. Kaya daw kung napapansin namin ay walang masyadong pumupunta doon. Pero nang dahil na rin sa hindi kami taga roon, ay wala kaming alam pagdating dito. Nagbabakasyon lamang kami doon isang beses sa isang taon at hindi naman kami masyadong nakikisalamuha sa mga tao. Nung bata nga ako, buntik na rin akong mawala. Pinaglaro kami ng tagutaguan doon kasama ko ang aking mga kaibigan. Nagtagal ng isang oras yung paghahanap sa akin pero yung pinagtaguan ko ay malapit lang din naman sa nagbibilang. Kahit nga ako ay nagtataka kung bakit hindi pa rin niya ako makita. Pero tago pa rin ako ng tago. Para sa akin, mahigit 5 minuto lang naman ako nagtago. Pero nagulat ako nung paglabas ko ay wala ng liwanag. At saka mahigit 1 oras daw nila akong hinanap. Yun pala nawawala na ako. Kwento ni Mang Andres. Nakakakilabot naman yung karanasan mo. Paano kung hindi ka nakabalik? Tanong naman ng aking nanay. Iyan din ang sabi ng aking nanay. Kaya magmula noon, hindi na kami pumupunta sa bahagi na yon. At ayon pa sa lola ko, pinamamahayan daw ng mga demonyo ang bahagi na yon. Parang lagusan daw. Dagdag pa ni Mang Andres. Nang marating naman namin ang bahay ng albularyo, ay nagulat naman kaming lahat kasi bulag ito, pero alam niyang darating daw kami doon. Pero ang mas nakakabilim, nung sabihin niya na ang 2 anak ni nanay at tatay, ang siyang ginagambala na masamang elemento, at ako yon. Si Mang Andres naman ay patango-tango lamang at pangiting-ngiti sa amin, na tila ba pinaparating niya na magaling talaga itong albularyo. Bibigyan na lamang kita ng pangontra. Yun lang. At sigurado ako na lalayuan ka niya. Sabi ng albularyo, sabay hawak sa aking ulo at narinig ko siyang merong binubulong sa hangin. Pagkatapos naman niyang gawin to, ay agad siyang nagsabi na umuwi na daw kami. Bibigyan pa sana siya ng pera ni tatay, pero hindi niya ito tinanggap. Nagpumilit naman si nanay at sa huli ay pinagalitan niya kaming lahat. Kaya nagpasalamat na lamang kami sa kanya at naglakad pa uwi. Sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad
ay binigay na lamang ni tatay ang pera kay Mang Andres bilang pagpapasalamat. Pinaiwan naman niya kami ng aking kuya na huwag na muling bumalik doon sa bahagi na yon. Baka daw mas lalo pa kaming pag-initan at mangyari sa amin ang nangyari sa kanya. Sa pagdating naman namin sa bahay, gaya ng payo ng albularyo, ay nagusi kami ng asin bago mag-alasais. At pagkatapos namin gawin to, ay hindi na muli kaming lumabas ng bahay. Nagtagal pa kami doon ng isang linggo at gabi-gabi, ito yung ginagawa namin. Pero mabuti naman at wala nang nambulabog sa amin. Naging normal ang lahat. Itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari sa probinsya ng aking asawa. Pero sa mga panahon ito ay magkasintahan pa lamang kami. Tawagin natin siya sa pangalang Imelda. Ito rin ang unang pagpunta ko doon. Hinding-hindi ko rin ito makakalimutan kasi nagbigay din ito ng takot sa akin. Dumating nga itong umaga na tumungo kami doon ni Imelda. Gamit ko noon ang sasakyan ng aking tatay at wala naman kami naging problema sa biyahe. Nakarating kami doon mga bandang alas 11 ng umaga at agad naman akong pinaunlakan ng kanyang mga magulang. Maganda din ang kanilang pakikitungo. Ang akala ko naman ay uuwi din kami pagpatak ng hapon. Pero niyaya ako ng tatay ni Imelda na mag-inuman. Hindi ko naman siya matanggihan kasi nga ito rin ang unang pagkikita namin. Maliban dito ay nagkatay pa sila ng limang manok. Kaya nahihiya din akong umalis kaagad. Dito na lang siguro kayo matulog ngayong gabi. Sabi ng tatay ni Imelda. Ay oo, nakahanda ng inyong matutulugan. Bukas na lang kayo umuwi. Sabi naman ng kanyang nanay. At nung tumingin ako kay Imelda, ay nakita ko siyang nakangiti at patango-tango. Sige po, maraming salamat sa inyo. Sagot ko naman. Kaya yun nga, doon kami magpapalipas ng gabi. Natapos ang aming inuman mga bandang alas 8 at ang dahil nakaramdam ako ng matinding uhaw ay gusto kong uminom ng malamig na soft drinks. Nagtanong naman ako kay Imelda kung meron pa bang bukas na tindahan at itinuro naman niya ito sa akin. Malapit lang naman ito sa kanilang bahay at meron pang ang inuto sa akin si nanay kaya ayos lang naman sa kanila kasi medyo maaga pa naman. Sige po, alis na ako. Babalik ka agad ako. Sabi ko. At nang tignan ko naman si tatay, ay nakita kong tulog na ito. Hinayaan na lang namin siya. Mula sa bahay nila Imelda, ay kinakailangan maglakad na mahigit 50 metros bago marating ang pinakamalapit na tindahan. At mula doon, ay matatanaw din naman ang ilaw na nanggagaling sa loob at meron pa nga akong nakikita mga tumatambay sa labas. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay umihi pang napakalamig na hangin at bigla ko namang naalala ang aking karanasan sa unang kwento. Ganitong ganito ang unang naramdaman ko bago ako makaranas na kababalagan. Pero sa mga sandaling ito ay mabigat na sa pakiramdam at nararamdaman ko na mayroong presensya. Kaya naman palingon-lingon ako at yung mga bahagi na talagang madilim ay aking sinusulyapan. Pero nung tumamang aking paningin sa gilid ng isang puno ay napagtanto ko na mayroong mga mata. Kaya naman napahinto ako at tinitigan ang mabuting bahagi niyon. Kasi nung una ay hindi ako sigurado kung mga mata nga ba. Pero habang tumatagal ay aking nabatid na mga matang ito at unti-unti kong nakita ang kanyang katawan. Isa itong aso, dambuhalang aso at sigurado ako na hindi pang karniwan.
nang dahil dito ay naglakad ako pabalik sa bahay nila Imelda habang nakatingin pa rin sa bahagi na yon. At nung nakita ko itong tumakbo papunta sa akin ay tumakbo na rin ako at sumigaw ng napakalakas. Humingi ako ng saklolo at sa kalagitnaan ng aking pagtakbo ay nadidinig ko rin ang kanyang mga yapak sa aking likuran. Hanggang sa naramdaman kong kinalamot niya ako pero hindi naman ganun kalalim. Sa pagdating ko naman sa bahay nila Imelda ay sinalubong nila ako sa labas ng bakuran kasi narinig nila ang aking sigaw. Agad ko naman sinabi ang mga nangyari at hindi naman sila makapaniwala. Nang tignan ko sa salamin ang kalmot sa aking likod ay hindi naman ganun kalalim. Yun nga lang, talagang makate. Agad naman itong hinugasan ni nanay at nilagyan ng isang pamahit. Lumabas pa si tatay at kuya ni Imelda para hanapin ang aso pero wala silang makita. Meron pa namang nagparamdam sa amin sa gabing iyon pero hanggang doon na lamang. Kinabukasan naman ay pumutok ang aking karanasan sa kanilang baryo. Hindi naman makapaniwala ang iba pero yung iba naman ay nagsasabi na aswang daw ang umatake sa akin kasi may ilang taga doon na pinaparamdaman sa mga panahon iyon. Umuwi naman kami ni Imelda at magmula noon sa tuwing pupunta ako doon ay nagdadala na ako ng pangontra. Hindi naman nasundan pa ang karanasan ito. Hanggang dito na lang po ang kwento. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari taong 1991. Sa mga panahong ito ako ay nasa 12 anyos pa lamang at yung ate ko na siyang pinakamatanda sa amin ay buntis. Hinding-hindi namin makakalimutan sapagkat naging komplikado ang sitwasyon na ito. Sisimulan ko na ang kwento. Si ate noon ay nagtatrabaho na sa isang pabrika. Gusto kasi niya makatulong sa aming mga magulang. Anim po kaming magkakapatid at yung nanay at tatay namin ay mga magsasaka. Hindi naman ganoon kalakihan ang kanilang kinikita pero masaya naman ang aming pamilya. Kontento kami sa kung ano lang ang meron. Hanggang sa isang umaga ay napansin namin na namumutla si ate at parang masama ang kanyang pakiramdam. Agad naman itong pinuna ng aking nanay pero ang sabi niya ay wala namang problema. Kaya hinayaan na lang namin ito. Makalipas ang mahigit isang linggo ay palagi na itong nasusuka. Dito na rin nagsimulang maginala si nanay at tatay na baka buntis si ate. Pero ang ipinagtataka namin ay kung sino ang ama ng kanyang dinadala kasi wala naman siyang pinapakilalang lalaki sa amin. Hinayaan na lamang ito ng aking ama't ina at hindi naman sila galit kasi nasa tamang edad naman si ate. Naniniwala din sila na ang layunin natin sa mundong ito ay ang mabuhay, gumawa ng mabuti at magparami. Makalipas pa ang ilang araw ay dito na kinumpronta ni nanay at tatay si ate at sa uli ay inamin niya na buntis ito. Naging tahimik naman ang kanilang pag-uusap pero gusto naming makita ang lalaki. Si ate po ay ang nag-iisang babae sa aming magkakapatid. Mahal na mahal namin yon. At habang sinusulat ko ang kwentong ito ay hindi ko mapigilan ng mapaiyak. Dumating ay itong araw na ipinakilala ni ate ang lalaki. Tawagin natin siya sa pangalang Ramon. Mabait po ito at masipag. Isang hapon, habang kami nag-uusap-usap sa tapat ng aming bahay, ay nagsabi si Ramon na meron siyang naipon para makapagpatayo ng kanilang bahay. Sinabihan naman siya ni tatay na doon na lamang magpatayo sa likod ng aming bakuran.
kasi sakop pa rin namin ang lupain na iyon. Tinanggap naman nila ang alok ng aking tatay. Makalipas lang ang isang buwan ay nagpatayo nga sila ng bahay doon. Hindi naman kalakihan pero ang importante ay nakasipak sila sa amin. Meron silang privacy nang sa ganun ay makapag-usap sila ng maayos. At kung mag-aaway man ang mga ito ay sila na ang bahala sa kanilang relasyon. Makalipas ulit ang ilang buwan ay dito na nagreklamo si ate na tuwing madaling araw ay meron siyang nararamdamang kakaiba. Nakakarinig daw ito ng mga kaluskos at minsan mga yapak sa kanilang bubungan. Pero sinasabihan lang daw ito ni Kuya Ramon na baka mga pusa o daga lamang ito. Malapit kasi kami sa palayan kaya hindi malayo na may mga ganitong hayop. Maliban dito ay napapanaginipan din ni ate ang isang babae pero hindi daw niya makita ang mukha kasi malabo. Subalit nadidinig niya ang boses nito. Galit na galit daw at parang merong ginawang masama si ate sa kanya. Nung una ay hinayaan na lamang niya ito kasi nga ang panaginip ay mananatiling panaginip. Hanggang sa isang hapon ay merong pumuntang babae sa aming bahay. Sa mga sandaling ito ay tumatambay kami ni ate sa harap ng aming bahay at kumakain ng merienda. Magandang hapon sa inyo. Dito ba tumitira si Ramon? Tanong ng babae. Magandang hapon din sa iyo. Oo, at asawa niya ako. Sagot naman ni ate sa kanya. Nandyan ba siya? Kaibigan niya ako. Meron lang akong sasabihin. Lilipat na kasi ako ng tirahan kaya gusto ko siyang makita. Ganun ba? Pasok ka muna dito. Maya-maya lang ay nandito na rin yon. Sagot naman ni ate at pumasok naman ang babae. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Criselda. Ako nga pala si Criselda. Matagal na kaming magkaibigan ni Ramon. Yang sabi ng mga magulang niya, hindi na daw siya doon umuwi. Aalis na ako sa susunod na mga araw. Gusto ko lang magpaalam sa kanya. Pagpapakilala niya sa amin. Ganun ba? Sige, hintiin lang natin siya. Sagot naman ni ate. Malaki na yung tiyan mo. Ilang buwan na lang siguro lalabas na yung anak nyo. Oo nga. Sana maging normal ang lahat. Makalipas naman ang mahigit kalahating oras na usapan, ay humingi ng tubig si Criselda. Tumayo naman si ate at nagsabi na siya ng kukuha. At nung tumalikod dito ay nakita ko na meron siyang kinuwang buhok sa likod ng damit ni ate. Pero hindi ko na lamang ito binigyan ng kahulugan kasi wala naman siyang ginagawang mali. Ngumiti pa nga ito sa akin at tumango. Sa pagbalik naman ni ate. O heto Criselda, gusto mo bang magmerienda? Ay hindi na, aalis na lang siguro ako. Babalik na ako dito bukas. Naalala ko na meron pa akong pupuntahan. Sigurado ka? Pauwi na siguro si Ramon. Hintayin mo na lang. Dagdag pa ni ate. Pero tumanggi ito. Sige, uwi na ako. Sabihan mo na lang na bukas ay babalik ako dito. Sagot naman ni Criselda. Wala naman kaming magawa kasi gusto talaga niyang umalis. At nang makalayo ito, ang weirdo naman ng babaeng yon. Sabi ni ate. Oo nga ate, pansin ko rin. Sagot ko naman. Tumawa na lamang ito. At sa pagdating naman ni Kuya Ramon
ay agad naming sinabi na pumunta nga doon si Criselda. Ayon naman sa kanya, ay kilala din naman niya ito. Pero nagtataka lang siya kung paano niya nalaman ang bahay namin. Yun lang. Bandang alas 9 ng gabi, ay nagising kaming lahat sa sigaw ni ate. Narinig namin na parang nahihirapan ito, yung tipong manganganak na siya. Kaya agad naman kaming tumungo sa kanilang bahay. At nang makarating kami doon ay pinagbuksan naman kami ni Kuya Ramon. Anong nangyayari sa kanya? Hindi ko nga alam, Tay. Bigla na lamang siyang umiyak at masakit daw ang kanyang tiyan. Sagot naman ni Kuya Ramon. Nang tignan namin si ate ay makikita sa kanyang mukha na hirap ito. Parang hinahalukay din daw ang kanyang mga lamang loob. At maliban dito ay nangangati daw ang kanyang ulo. Ayon sa kanya ay parang maraming insektong napalakad-lakad sa kanyang mga buhok. Ganun daw ang pakiramdam. Hindi naman namin alam ang aming gagawin kasi kakaiba itong nararamdaman ni ate. Hanggang sa napagpasya na lamang naming lahat, dadalhin ito sa bahay paggamutan. Pero gaya sa ibang kwento dito, pagkarating namin doon ay naging maayos naman ang kanyang pakiramdam. Labis naman ang aming pagtataka kung ano ang nangyayari kay ate kasi parang biglaan. Si Kuya Ramon naman ay palaging napapatulala at tila ba meron siyang iniisip na ibang bagay. Doon na lamang kami nagpalipas ng gabi sa bahay paggamutan at kinaumagahan sa pagdating namin sa bahay ay agad kaming sinalubong ng aming kapitbahay. Nagtanong sila kung ano ang nangyayari kay ate at sinabi naman namin ng lahat. Maliban dito ay meron daw silang nadidinig na kakaiba sa loob ng aming bakuran. Parang isang aso daw na umaangin. Pero alam naman daw nila na wala kaming anumang alagang hayop. Kaya labis din ang kanilang pagtataka. Wala naman kaming maisagot kasi hindi rin namin alam ang tungkol dito. At habang lumilipas sa mga araw, ay palala ng palala ang nangyayari kay ate. Palagi daw itong nangangati. Hindi rin siya nakakatulog ng maayos, lalo na tuwing gabi. At siya nga po pala, hindi na po bumalik si Criselda magmula nung hapon na iyon. Wala namang ibang sinabi si Kuya Ramon tungkol sa kanya. Pero nararamdaman ko na meron siyang alam sa mga nangyayari kay ate. Pero hindi pa ako sigurado sa mga panahon ito. Isang gabi, bandang alas 11, ay ginising kami ni nanay at tatay kasi meron daw silang nararamdamang kakaiba. Maliban dito, ay nadidinig nila na si ate ay parang nagsasalita. Hindi naman kasi ganun kalayong agwat na mga ito mula sa amin. Agad naman kaming bumangon ng aking mga kapatid at sinabihan kami ni tatay na kumuha ng armas kasi iba ng kutob niya sa gabing ito. Meron daw silang narinig na palakad-lakad sa paligid ng aming bakuran kaya naman kumuha ako ng martilyo. Hindi ko rin alam kung bakit nakakaramdam ako ng galit sa mga sandaling ito. Wala namang nang aano sa akin. Pero sa tuwing maaalala ko si Criselda, ay talagang umiinit ang aking ulo. Yun bang sinasabi ng aking sarili na siya ang dahilan kung bakit nahihirapan si ate? Parang ganon. Tumambay muna kami sa kusina at nakiramdam. Pero walang ano-ano ay narinig namin na sumigaw si ate. Kaya dito na kami lumabas ng bahay. At nang makarating kami doon, ay nakita namin siyang nahihirapan. Pakamot-kamot ito sa kanyang ulo at katawan na tila ba sobrang kate. Maliban dito ay sumasakit din ang kanyang tiyan. Hindi na ito normal. Meron nang nangyayaring kababalagan sa kanya. Bulalas ng aming nanay at sumang-ayon naman si tatay sa kanya. Hindi nagtagal ay meron kaming narinig na lumundag sa bubungan.
Si tatay naman ay agad na lumabas at nagsabi na palibutan daw namin ang paligid ng bahay. Kaya ginawa namin iyon. At nang tignan namin ang bubungan, ay wala naman kaming nakitang kakaiba. Wala namang nakatayo na kapatong doon. Hindi naman kasi ganun kalaki ang bahay nila ate. Nagulat na lamang kami nang magparinig si Kuya Ramon. Griselda, alam kong ikaw yan. Lubayan mo na kami ng asawa ko. Pasigaw na sabi niya at sa mga sandaling ito, ay napasabi ako na totoo nga ang aking hinala. Kaagad akong pumasok sa loob ng bahay at nakita kong gulat na gulat si ate. Griselda, yung pumunta dito? Tanong niya habang nakatingin kay Kuya Ramon. Pasensya ka na, hindi ko agad nasabi sa'yo. Dating kasintahan ko si Griselda. Pero hiniwalayan ko nang dahil saksakan ng samang kanyang pagkatao. Kasalanan kong lahat ng to at nadamay pa kita. Sabi ni Kuya Ramon. Hindi. Hindi tayo magpapatalo sa kanya. Hoy bruwa, huwag mo kong pilitin na hanapin ka. Pasigaw na sabi naman ni ate at walang ano-ano ay nakarinig kami ng isang mahinang tiktik na nanggagaling sa loob ng kakaw yan. Dito ka lang. Bantayan mong iyong ate at hahanapin ko ang hayop na yan. Sabi naman ni Kuya Ramon. Sabay hablot ng hawak kong martilyo. Narinig nga namin na naglakad sila patungo sa kakawian at hinanap nila ang aswang na nambubulabog sa amin. At makalipas lang ilang minuto ay bumalik din naman ang mga ito kasi wala silang makita. Nakita naman namin si ate na parang nanghihina pero mabuti naman at wala namang nangyaring masama sa kanya. Kinabukasan naman ay nagpasama sa akin si Kuya Ramon. Pupuntahan daw namin ang bahay ni Griselda. At sa pagdating namin doon ang sabi ng kanyang mga kapitbahay ay umalis na daw ito. At totoo nga ang kanyang sinabi sa amin ni ate. Umalis nga ito at lumipat ng ibang tirahan. Subalit nag-iwan pa ito ng matinding perwisyo sa amin. Mautak talaga kasi bago niya gawin to. Ay kinuha muna niya ang buhok ni ate at ito ang kanyang ginamit sa kulam. Nalaman ko din na talagang tanyag si Griselda doon sa kanilang baryo at pinaghihinalaan siya ng mga tao na gumagamit ng itim na kapangyarihan. Maliban dito nalaman ko rin kay Kuya Ramon na hindi lang pala si Griselda ang may alam sa ganito, pati na ang bawat miyembro ng kanilang angkan. Pero hindi talaga taga doon si Griselda sa baryo na pinuntahan namin. Yun nga lang, hindi niya sinabi kay Kuya Ramon kung saan talaga nakatira ang kanilang pamilya, kaya wala itong ideya. Lumapit naman kami sa isang tanyag na albularyo at nagtanong ito kung gusto ba naming ibalik kay Griselda ang lahat ng kanyang ginawa. Pero tumanggi si ate kasi ayaw doon niyang matulad dito. Wala naman kaming magagawa kundi respetuin ang naging desisyon ni ate. Magmula din noong nabigyan kami ng mga pangontra, ay nakakatulog na ng maayos si ate. Hindi na niya napapanaginipan ang babae na sa tingin niya ay si Griselda. Dumating naman itong araw na iniluwal niya ang kanilang panganay ni Kuya Ramon. Pero sa kasamang palad, binawian ang buhay si ate. Ilang minuto ang lumipas nung mga nakito. Talagang nakakalungkot pero wala kaming magagawa kasi iyon ang kanyang tadhana. Lumaki namang sakitin ang aking pamangkin pero kahit papaano ay naaagapan namin. Makalipas pa ang mahigit 10 taon, si Kuya Ramon ay nagkaroon ng bagong asawa. Pero wala naman kaming magagawa kasi yan ang buhay. Hindi naman tutol si nanay at tatay sa ganito pero mabuti naman at ang kanyang napangasawa ay talagang mabait at itinuring niyang parang anak ang aking pamangkin. Dito ko na po tatapusin ang kwento kasi hindi na rin nasundan ang mga karanasang ito.
Maraming salamat po sa inyo. Isang mapagpalang araw sa inyo. Nangyari po ito noong mga panahong buntis ang aking asawa at kami ay nangungupahan sa isang baryo. Malapit lang naman ito sa bayan namin. Pero nang dahil sa gusto naming magbukod ay napadpad kami doon. Sisimulan ko na po ang kwento. Taong 1992, buwan ng Abril, ay sinabi ng aking asawa na buntis ito. Kaya napagpasyan ko na humanap ng bahay na mauupahan. Napadpad ako noon sa isang baryo na malapit lang naman sa aming bayan. Meron namang nakapagturo sa akin na merong isang bahay doon na hindi na tinitira ng may-ari. Tamang-tama din na sa hapon na ito ay nandoon ang may-ari. Kaya hindi ko na inaksaya ang pagkakataon. Magandang hapon po, Nay. Kayo ho ba yung may-ari? Magalang na tanong ko sa kanya at agad naman itong umiti. Magandang hapon, iho. Oo, ako nga. Ano yon? Tanong naman niya. Dito na nagsimula ang negosasyon at nalaman ko sa kanya ng ilan sa kanyang mga anak ay naninirahan sa ibang bansa at ang ilan ay meron na rin sariling bahay at pamilya. Maliban dito ay meron pa daw siyang isang bahay sa isang probinsya at doon siya tumitira kasi nandoon din ang kanyang mga kapatid. Parang itinuro ako doon sa baryo na iyon at tamang-tama din kasi na malaki ang bahay. Malawak din ang bakuran at marami pang mga punong kahoy. Talagang makakabuti ito sa aking asawa. Sinabi naman ang may-ari kung magkano ang upa at sa tingin ko ay kaya naman namin ang presyo. Kaya kinuha ko na. Kinabukasan ay agad naming inilipat ang mga gamit doon. Tinulungan pa kami ng may-ari. At bandang alauna ng hapon ay natapos din ang lahat. Agad namang nagpaalam ang may-ari at sabi niya kami na daw ang bahala doon at tuwing Sabado at Linggo ay bibisita ito. Napagpasya naman namin ang aking asawa na magmula sa araw na yon ay doon na kami titira. Bibisita na lamang kami sa mga bahay ng aming mga magulang kapag day off namin. Pareho po kasi kami nagtatrabaho sa mga panahon ito at hindi pa naman ganun kalaki ang kanyang tiyan kasi nasa 2 buwan pa lamang. Sa unang gabi namin doon ay wala naman kaming naramdamang kakaiba. Yun nga lang. Hindi kami makatulog ng maayos. Pero sabi ko, baka namamahay lamang kami. Isang madaling araw, bandang alas 5, ay nagising ako ng walang dahilan. Gusto ko pa sanang bumalik sa pagtulog, pero nahirapan ako. Napagpasyan ko naman na tumungo na lamang sa kusina para magpakulo ng tubig kasi magkakape ako. At nagsayang na rin ako para sa pagising ng aking asawa ay magluluto na lamang kami ng ulam. Day off din namin sa araw na to. Habang ako ay nagsisindi ng apoy ay meron akong narinig na pagaspas sa labas. Kung pagbabasehan ng tunog ay parang gawa ng isang kalapati kaya nung una ay hindi ko pinansin. Maya-maya lang ay meron na akong narinig na yapak na nanggagaling sa gilid ng bahay. Yung yapak na dahan-dahan, kaya napahinto ako at nakiramdam. Pero sa tuwing papakinggan ko ang mga yapak na ito, ay agad namang humihinto. Parang pinaglalaruan ako sa mga sandaling ito, hanggang sa nakaamoy ako ng malansa. Ito ang unang pagkakataon na nakaamoy ako ng ganun, kaya talagang nahilo ako. Kasi hindi ko nakayanan. Kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko ng mga papel yung apoy nang sa ganun ay masapawan ang amoy na ito. Walang ano-ano ay merong kumatok sa pinto
Talagang nagulat ako at nagtataka kung sino iyon. Kasi kung tao man ito, ay dadaan muna siya sa parang pintuan ng bakod bago makarating sa pinto ng bahay. Dito naman ako naghinala, kaya agad akong bumalik sa aming kwarto. Ginising ko naman ang aking asawa at pinakinggan pa namin ang mga katok. Ilang beses naman kaming nagtanong kung sino ito, pero hindi naman sumasagot, kaya hindi talaga namin binuksan. Maliban na lang kung nagsabi ito na tao po, nang sa ganun ay malaman namin na tao yung nasa labas. Maya-maya lang ay nahinto din naman ang kanyang pagkatok at hindi na nasundan pa. Dito na kami lumabas at agad na tumungo sa kusina kasi nangangamoy na ang aking sinay. Mukhang merong nagpaparamdam. Biglang sabi ng aking asawa at napailing naman ako. Huwag lang tayong magpapadala sa takot. Nandito na tayo. At kung aalis pa tayo ay mahihirapan ulit tayong maghanap ng bahay na mauupahan. Sabi ko naman at agad naman siyang tumango. Pagkatapos naman naming kumain ng agahan ay nag-ikot-ikot kami sa baryo. Nang sa ganun ay maging pamilyar sa amin ang lugar. Nang marating namin itong isang tiyangge, ay huminto muna kami at bumili ng mga prutas. Kasi meron din silang binibentang mga ganito. Agad naman kaming tinanong ng tindera kung saan kami nakatira. At sinabi naman namin ang pangalan ng may-ari ng bahay na aming inuupahan. Nalaman naman namin sa kanya na kilala pala ang may-ari doon sa baryo na iyon. Kasi dati pala itong Kapitan del Barrio. At ang kanyang asawa ay isang sundalo noong kapanahunan nila. Kaya pala malaki ang bahay. At meron silang malawak na bakuran. At saka yung mga anak nila ay nasa ibang bansa. Dagdag pa ng tindera, huwag lang daw kaming masyadong gumala sa baryo sapagkat hindi pa namin alam kung ano ang meron doon. May mga bagay daw na mahirap paniwalaan. Pero mas mabuti nang maging maingat bago mahuli ang lahat. Nagtataka naman kami ng aking asawa kung ano ang kanyang ibig sabihin. Eh nay, ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Basta, huwag lang kayong lumayo mula dito, lalo na sa bahagi na yan. Sagot naman ng tindera, sabay turo sa di kalayuan. Ganun ho ba? Sige po, maraming salamat sa babala. Sagot ko naman. At agad naman itong tumango. Sa mga sandaling ito, ay wala talaga kaming ideya ng aking asawa kung ano ang kanyang ibig sabihin. Kaya inisip na lang namin na baka mayroong mga masasamang loob doon. Kasi karamihan sa mga taong nakakasalubong namin sa daan ay masama kung tumitik. Parang mga siga. Kaya napapayokon na lamang kami ni Mrs. Maya-maya lang ay napagpasya namin na huwag nang magpatuloy, kaya umuwi na lamang kami sa bahay. At sa pagdating namin doon, ay agad kong nilinis ang buong bakuran. Yung mga daon na galing sa mga puno, ay aking tinipon sa gilid ng bahay. Subalit habang ako ay nagwawalis, ay meron akong nakitang mga marka ng paa doon. Doon ko rin narinig ang mga yapa kaninang madaling araw. Ito ay marka ng mga paa ng isang aso. Subalit, medyo malaki nga lang kesa sa pangkaraniwan. Agad ko namang tinawag ang aking asawa para makita niya ito. Diyos ko, ang laki niya na. Bulalas naman niya nang makita ang mga markang ito. Oo nga, hindi pangkaraniwan. Sagot ko naman. At kinikilabutan na ako sa mga sandaling ito. Baka merong nakapasok dito kaninang madaling araw. Tignan mo na lang yung mga bakod. Baka merong mga butas na pwedeng pasukan. Dagdag pa ng aking asawa at agad naman akong tumango.
Pagkatapos ko namang sindihan ang mga natipon kong dahon, ay agad kong tinignan ang mga bakod. Meron nga akong nakitang dalawang butas na pwedeng pasukan ng hayop at tao, kaya agad kong tinakpan ang mga ito. Makalipas ulit ang mahigit isang linggo, isang madaling araw, ay nagkaroon ako ng masamang panaginip. Nakita ko daw yung asawa ko na umiiyak at parang namatayan. Kaya agad ko itong nilapitan at tinanong kung ano ang kanyang problema. Nagulat na lamang ako nang makita ang kanyang mga kamay na maraming dugo. Kaya umiyak din daw ako kasi inisip ko na nakunan ito. Nagising naman ako sa malakas na sampal ang aking asawa at naramdaman ko pa na tumutulong ang aking mga luha. At sabi naman niya, nagising daw ito nang dahil humahagulgul ako sa pag-iyak habang nakapikit ang aking mga mata. Nananaginip daw ako ng masama kaya sinampal niya ako. Nagtanong naman ito kung ano ang aking napanaginipan pero hindi ko na lamang sinabi sa kanya nang sa ganun ay hindi ito mag-alala. Bandang alas 5 ay napagpasya naming tumungo sa kusina para magsaing at magluto ng ulam. At nang makarating kami doon, ay meron akong nakitang tao na nakasilip sa siwang ng pinto. Gawa lamang kasi ito sa pinagtagpitagping kawayan. Talagang nakakabigla kasi ang kanyang mga mata ay nanlilisi. Tapos ang kanyang mga balat ay parang madulas kung titignan. Nakikita ko siya nang dahil yung ilaw sa kusina ay nakabukas din. Sino ka? Pasigaw na tanong ko at agad namang nagulat ang aking asawa at lumapit sa akin. Agad namang umalis ang taong nakasilip pero ni isang yapak ay wala kaming narinig. Ano yon? Saan? Tanong naman ang aking misis at agad ko namang sinabi na meron akong nakitang nakasilip. Subalit, parang pamilyar sa akin ang taong iyon. Pero hindi ko muna sinabi sa aking asawa. Sa pagsikat ng araw, habang kami ay kumakain ng agahan, ay merong tumatawag sa labas ng bakuran. Agad naman akong lumabas para tignan kung sino iyon. At nakita ko na siya yung tindera ng tiyangge na hinintuan namin noong araw na nag-ikot-ikot kami sa baryo. Oh, magandang umaga po, mana. Ano yung maipaglilingkod namin sa inyo? Tanong ko sa kanya. Meron akong mga prutas dito. Baka gusto ng asawa mo. Meron akong hilaw na mangga dito at saka bago. Pasigaw na sabi niya at agad naman itong narinig ng aking asawa. Kaya dali-dali itong lumabas. Nako, nag-abala pa kayong magluto ng bago. Talagang naaalala mo pang sinabi ni Mrs. nung napatambay kami sa inyo. Maraming salamat po. Sabi ko habang naglalakad papalapit sa kanya. At nang maiabot niya ang mangga at bago, ay nagtanong ako kung magkano. Pero sabi niya ay huwag na kami mag-alala kasi ibibigay na lamang niya mga ito. Agad naman kami nagpasalamat at sasabihin pa sana ni Mrs. ang tungkol sa nakita kong sumilip sa kusina. Pero kinurot ko ito nang sa ganun ay tumigil. Mabuti naman at hindi niya sinabi iyon. Sa pagpasok naman namin sa loob ng bahay, sabi ko itapon niya ang mga mangga at bago sapagkat ang nakita kong sumilip ay ang tindera. Siya talaga iyon. Sigurado ako. May kutob rin ako na meron siyang masamang intensyon. Kaya ito nagbigay ng mangga. Kinahapunan, sa pagdating namin sa bahay, ay nakita namin na nakabukas ng pinto. Kaya inisip namin na baka nandoon ang may-ari na tawagin nating Nanay Rosa. At sa pagpasok namin sa loob ng bahay, ay nandoon nga siya, kumakain ng hapunan. O kayong dalawa, pumain na kayo.
Nagluto ako ng ulam. Sabi niya. Agad naman kaming nagbihis ng aking asawa at sinamahan namin itong kumain. Hanggang sa ibinahagi namin sa kanya ang mga naging karanasan namin doon sa bahay. At meron naman kaming nalaman sa kanya. Hindi daw niya alam na buntis ang aking asawa, kaya hindi ito nakapagbigay ng babala. Hindi naman kasi halata na buntis ito, kasi maliit pa ang kanyang tiyan. At isa pa, payat talagang pangangatawa ng aking asawa, kaya talagang hindi halata. Sabi naman ni Nanay Rosa, marami daw talagang aswang doon sa kanilang baryo. Bata pa lang daw ito, ay meron na siyang nadidinig na kwento sa kanyang mga magulang. Sa katunayan, meron daw siyang naging karanasan noong ipinagbubuntis niya ang kanyang panganay na anak doon din sa bahay na yon. Iwasan din daw naming bumili sa isang tiyangge kasi yung tendera ay isa sa mga pinaghihinala ang aswang at tanyag daw siya doon. Tinanong naman namin kung saan ang tiyangge at kung ano ang pangalan ng tendera. At agad naman itong sinabi ni Nanay Rosa. Siya nga. Siya yung tenderang nakita kong sumilip sa pinto ng kusina at ang nagbigay ng mangga sa aking asawa. Iwasan daw namin siya. Dagdag pa ni Nanay Rosa. Ilang beses na siyang pinasok ng tenderang ito noong mga panahong ipinagbubuntis niya ang kanyang panganay. Kahit na walang pahintulot. Pusa lang daw pumapasok ang tindera at nakikipag-usap sa kanya. Pero noong mga panahon hindi daw ito buntis, ay hindi nga ito makalapit doon. Sinasakyan lang daw ni Nanay Rosa ang tindera. Kasi kampante din naman siya na meron silang pangontra. Pero kung meron mang mangyayari masama sa kanya, dito na daw sila gagawa ng hakbang. Pero mabuti naman daw at wala naman. Siguro nang dahil na rin sa nire-respeto sila at sundalo ang kanyang asawa. Pinayuan naman niya kami na tumungo sa isang albularyo para makahingi ng pangontra at sa hapon na ito ay sinamahan naman niya kami. Hanggang sa napagpasyahan niya na doon na lamang magpalipas ng gabi. Noong una ay walang nagparamdam sa amin. Pero nung sumapit ang madaling araw ay nagreklamo na ang aking asawa na masakit daw ang kanyang tiyan. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na gisingin si Nanay Rosa. Dito na siya nagparinig at nagsabi ito na kilala niya kung sino ang nasa labas at binantaan pa niya ito. Kaya magmula sa araw na ito ay nahinto ang mga pagpaparamdam sa amin. Nanganak lang yung asawa ko pero hindi na naulit pa mga ganitong kababalagan. Siguro nang dahil na rin kay Nanay Rosa at sa kanyang mga banta noong madaling araw na ito. Nagtagal pa kami doon ng mahigit 5 taon. At nung nakapag-ipon naman kami ng malaking halaga, ay naisipan naming magpatayo ng bahay sa lupain ng mga magulang ng aking asawa. At dito na kami nagsimulang manirahan. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras. Mag-ingat kayo palagi.